Mapayapang naninirahan ang mamamayang Pilipino. May isang grupo ng kababaihan na masayang naglalabas sa ilog. May pamilyang matiwasay sa pagtatanim ng mga palay. May mga kabataang masayang nag-aaral. At ang pamilyang Supremong Andres Bonifacio ay masayang nakukulong habang kumakain ng hapunan. Ngunit, isang araw, sinakop ang bayang Pilipinas ng mga Espanyol. Ang mga kababaihang naglalabas sa ilog ay binulakop ng mga sundalong Espanyol. Ang pamilyang mapayapang nagtatanim ay inaabuso ng ilang kasamahang sundalong Espanyol kung ito'y nagpapahinga. At ang mga batang babaeng nag-aaral ay binabastos at minomulis siya pa. May nagmamasid sa pamilyang Supremo Andres Bonifacio. Ang tatlong paring martir. May tatlong paring martir na kung saan ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi ito nagustuhan ng mga Espanyol. Pinadakip ito ng tauhan ng mga sundalong Espanyol at isa-isang binitay at ginarote sa harapan ng mamamayang Pilipino. Ang unang binitay ay si Padre Mariano Gomez. Ang pangalawa ay si Padre Jose Burgos. At ang huli ay si Padre Jacinto Zamor. At dahil sa pagmamahal ni Andres Bonifacio sa sariling bayan, siya ay namuno sa pagtutulong. Kung kaya'y tinagurian siyang ama ng katipunan at sinusuportahan ito ng kanyang buting asawa ni si Gregoria de Jesus. Napakarami ng nabiktima ng mga Espanyol at mas maaapang mamamatay kung hindi natin mabibigil ang kanilang pangapi. Kung kaya, ilang araw mula ngayon ng Abyentinoybe, sisimulan na natin ang revolusyon. Kunin niyo ang iyong sidula! Katipunan, kailangan natin mawagasan ang daang-taong pananakop ng Espanya. Kulang man tayo sa sundada, mas malakas man ang baril at kanyo ng Kastila, lalaban tayo hanggang sa uling ininga!
Hindi tayo ang babalubig, tayo ang magtatagumpay. Dahil tayo ang anak ng bayan. Tayo ang nagmamayaan ng lupang ito. Atin ang bayan ito. Unitin niyo ang isa nila. At noong naglalakbay na sila, na mahinga muna sila sa bahay ni Mochora Aquino, na tinagurian namang ina ng katipunan. At ang madugong labanan. Ng Espanyol, dakil si Andres Bonifacio at Pinatay. At yan ang maikling kwentong pagsasadula sa KKK, na kung saan ang ibig sabihin ay kataas-taasang kagalang-galangan katipunan ng anak ng bayan. At ang layunin nito ay makamit ang kalayaan. At ito na may ating nakamtan hanggang ngayon. Ikaw, ano ba ang magawa mo para sa ating inang bayan? Trying to protect your soul.